Kinwestiyon sa Senado ang pagdami ng mga advertisement tungkol sa online gambling. Pati ang posibilidad na maimpluwensyahan ng mga dayuhan ng mga kumpanya naglalabas ng ads. Kabila ang advertising sa luluwagan ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng RBH 6. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sa pagtalakay ng Senado sa posibleng pagbibigay ng mas malaking foreign ownership sa advertising industry, kwinestiyon ang pagdami ng ads para sa online gambling. There are ads, a lot of ads in social media, which is a very strong platform. Ads for like online casinos, online Chinese casinos. If we were concerned about the influence of foreign influences, we'd have to look at that as well. Hindi pala lahat ng online ads dumadaan pa sa regulators dito sa Pilipinas. Because of technology, advertising content can be created outside of the Philippines. Karamihan hindi na rin dumadaan. I think that's the answer too. Or that's the response. Kasama ang advertising sa luluwagan daw ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng panukalang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6. Pero sabi ng ilang taga-advertising industry, parang wala namang mababago dahil bukas na sila sa mga dayuhan. Sa Association of Accredited Advertising Agencies of the Philippines, halimbawa, 26 sa 60 members nito ay may foreign ownership. So we've seen all sorts of advertising agencies already in the country. Whether it's international or local, they're already here. So it really doesn't change much for us. Concerns that how we provide values in our advertising, that's all recognized. However, that can be addressed as we construct or provide the limitations and all of the necessary regulations in the specific laws that we can provide after the Constitution. Naungkat din kung maiimpluwensyahan ba ng mga dayuhan ang mga kumpanyang magpapalabas o maglalathala ng kanilang ads. Advertisers have the money. They tell us to be mum about certain news that are detrimental to them. To a certain extent, there is always a sense of compulsion to submit, especially concerning the West Philippine Sea and the South Philippine Sea. The entry of foreign entities in our country could enhance the interest of foreign the foreign interest to the detriment of local interest. Inaasahang matatapos ang committee report bago ang State of the Nation address ng Pangulo. It seems that global na talaga yung advertising. Hindi na rin gaano ka importante in a way yung distinction between ownership. Siguro, importante na lang yan sa mga local ad agencies dahil kung may ka-partner sila, kailangan nila mag-remit ng profits or share the profit. Sa ngayon, ilang senador ang hindi pa kumbinsidong kailangan ng charter change. Parang mas lumalabas na there's no compelling reason para unahin namin tong chacha dahil mukhang yung, di ba, paulit-ulit ko din sinasabi na parang baka it might give false hope dun sa ating mga kababayan na pag napasa to, bababa na presyo, hindi na, bababa na yung inflation, gaganda na yung buhay natin, o okay na tayo. Well, parang it's not. Hindi ito yung, kumbaga, solusyon dun talaga sa problema natin. Sa labas naman ng Senado, nagprotesta ang ilang grupo kontra charter change. Ang dapat daw gawin, itaas ang sahod. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.